Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm going to show you how to make this easy binangkal recipe. So yes, na-miss ko po yung binangkal ng mother ko. So, gumawa po ako at it's very easy, napakasarap, napakadaling gawin. Ang kakailangan nila po natin is 2 cups of flour, 1/4 cup of cornstarch, 1 teaspoon of baking powder, and 1/4 teaspoon of salt. I-mix lang po natin hanggang sa ma-combine yung ating dry ingredients. And then after natin ma-combine yung ating dry ingredients, just set it aside and we will proceed to our wet ingredients. All we need is 1/2 cup of milk, 1/2 cup of sugar. Just give it a mix until madissolve yung ating sugar. So once madissolve yung ating sugar, mag-a-add tayo ng 1 egg. Then after that, just mix it hanggang ma-incorporate yung ating wet ingredients. Then we're going to add 1 tablespoon of oil. Just give it a mix again hanggang sa ma-incorporate ulit yung ating wet ingredients. Oh yes! Napakadali at napakasimple gawin yung ating binangkal at napakasarap. So after that, imimix na po natin yung ating wet ingredients sa ating dry ingredients. Binangkal is very easy, perfect pang snacks at perfect pang negosyo. Pwede kahit ipagregalo pa yung sa mga kaibigan mo, napakadali lang. So yes, i-mix lang po natin siya hanggang maging dough na siya. So if you see na medyo basak yung ating dough, just add a little bit of flour hanggang sa makuha natin yung perfect consistency katulad nito. Pag nahawakan mo siya, hindi na siya sticky sa kamay. At medyo, if nakita mo naman na dry yung dough mo, just add a little bit of water. But yes, after natin siya ma-rest for about few minutes, gawin lang po natin siyang ganito. Ibibilog lang po siya natin. Then after natin magbilog, mag-prepare lang po kayo ng sesame seeds. At saka i-coat lang po natin yung nagawa nating dough na bilog. Katulad nito. Nagkamay na po ako kasi pag gumamit ako ng plastic gloves, nagdidikit po yung dough. That make sure na lang na malinis po yung kamay niyo bago kayo magbilog-bilog ng inyong dough. Yes. Gawin nyo lang po lahat hanggang sa maubos ng dough. Depende po sa size na gusto nyo. Pag gusto nyo medyo maliit or malaki, so ito medyo katamtaman lang. Para hindi maging sticky sa kamay yung dough, naglagay ako ng oil sa kamay. Yes,
i-chat po natin. Huwag po masyadong mainit yung oil nyo, katamtaman lang. Kasi pag masyadong mainit yung oil nyo, paglagay nyo ng inyong binangkal, is parang masusunog na yung labas, pero yung loob is hilaw pa. So, medyo katamtaman lang dapat yung init niya. Yan. At once medyo okay na yung color ng binangkal nyo, i-chat nyo siya side at sa kababa. Kasi mag-float po yan pag luto na siya. Always make sure na hindi siya masunog kasi baka yung kabilang side is sunog na, yung kabila hindi. So always make sure na iikot-ikot nyo siya, check nyo palagi. So pag okay na yung color para sa inyo at saka yung crispiness ng binangkal nyo, pwede nyo nang kunin. Pero ako medyo gusto ko yung medyo dark siya, konti, ng golden brown, katulad nito. Para crispy siya sa labas, pero malambot at masarap sa loob. Yan ang gusto ko. So yes guys, malapit na po tayo matapos sa pa-fry ng ating binangkal. At napakasarap po ito. Ito po yung favorite ko. Sa mga babuan pala sa channel ko dito, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more updated videos. And yes, ready na po yung ating binangkal. Ano pa hinihintay nyo? Tikman na po natin. Yes guys, napakasarap po ng ating binangkal. Thank you so much for watching po, and I hope to see you next time. God bless and stay safe everyone. Bye!